Alright, pag-usapan po natin itong isinasagawang database po, no? Ano po ang konsepto nito? Paano po kung walang access sa online, saan pwedeng magparehistro? Pag-usapan po natin itong isinasagawang database po, no? Ano po ang konsepto nito? Well, ang database actually, Ms. Mencho, after, kasi bago pa lang ang National Commission of Senior Citizens, and we realized wala pong database tayong nakukuha immediately. Nung pumunta tayo sa PSA, ang alam natin may numero pero walang mga pangalan. Okay. So, having known na walang pangalan, nakikita natin na ang pamamaraan is to go through the LGU or go direct to the senior citizens. Ang mga senior citizens ay marunong na rin gumamit ng cellphone, at kung ang mga cellphone nila ay medyo modern, pwede nang doon na mismo sa cellphone makapagrehistro. Okay. Kaya yun po yung online registration ang proseso is yung senior citizen will connect directly with the commission. When that happens, magkakaroon tayo ng data generated na manggagaling mismo sa senior citizens. Okay. Na kung may mga senior citizens na hindi ganong marunong mag-encode doon sa cellphone nila, pwede namang tawagin natin ang tulong ng mga anak at apo. Mm-hmm. May mga kapitbahay pa nga na pwedeng tumulong. So we are actually benefiting out from it. This is modern technology and answering the call of government that our decision should be data generated, should be database. Okay, so paano po pag-verify? Paano po pag-verify, sir, na tama yung information na binibigay po sa inyo ng mga senior citizens at totoo yung impormasyon na binibigay nila online? Yung reply actually nila is based on candor and truth. Eventually, when the transfer of functions, kasi sa ngayon, Ms. Mencho, ang trabaho ng DSWD ay nandyan pa. Hanggang yung distribution ng social pension, yung centenarian ay nasa DSWD pa, we are still awaiting the transfer. Okay. When the time comes na may transfer na yung trabaho, hindi na po mahirap dahil may online registration na tayo, and we will be able to validate, verify, and authenticate the responses in the online registration ng ating mga seniors. Okay, so sa ngayon, ano po ang pagkakaiba ng pagpaparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong at sa inyong grupo, sir? Well, we are actually considering the registration of the seniors sa Office ng Senior Citizens Affairs as secondary data. We would like to say na ang national government may have a better perspective if the national government will have the primary data. In fact, hindi lahat ng mga field, kung pinakita nyo po yung online registration form, ano, Ms. Mencho, may mga fields doon na wala sa OSCA. For instance, nagtatanong tayo sa OSCA kung nilagay ba nila yung skill set. I think all maraming mga OSCA na hindi sinali yung ano ang abilidad ng senior citizens. Ngayong panahon na ito, na-realize namin na mahalagang mahalaga ito dahil may mga senior citizens na tumutulong pa sa enterprise development, sa development ng mga barangays at mga munisipyo. And so, making use of the ability, the skill sets, the experiences of the senior citizens would be one advantage ng online registry, lalo na kung ma-organize natin ang barangay at bayan-bayan na mga senior citizens na tutulong sa ating bansa. All right. So skill set is one, health profile is the other. So there are many data that we would hope we would be able to create programs so that kung kompleto yung programs natin, makakatulong tayo sa ating bansa. All right.